What's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, sa ang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. Topic ulit tayo guys, comment reaction dito. At yun, itong may binabasa si Ma'am Victoria patungkol kina Bosley at Lawlaw. Ayan, sabi kasi ni Corazon Evangelista, yung vlog ni Bosley kaninang umaga. Sa Pilipinas, umaga nyo dyan sa Pilipinas ay nakaraan, may nakaraan pala sila ni Lawlaw. Kaya sinabihan daw ni Bosley na wag na niyang i-content si Idol. Tingnan lang natin kung meron siyang word of honor, sabi siguro yan. Ngayon, meron palang parang na ano ko rin yan sa live dati pa ni Bosley na. Siyempre si Bosley, alam natin na ano, ang tawag dito. Hindi naman siya transgender eh. Tomboy kung tawagin natin. Ibig sabihin eh, nabanggit nga niya na mahilig din siya magbat. At yung nabanggit yata niya, base sa aking naalala ay Alibangbang sa Santa Mesa yata yun. Ayun mga guys, at nabanggit na rin ni Lawlaw dati na siya ay talagang galing dyan. Ayun, at naiblog nga niya noon na talagang inamin niya na galing siya dyan sa putikan na yan. Ayun mga kaibigan, at pakinggan natin ang mga kaganapan sa mansyon. At kanina nga, sa opening nitong live na ito, ay may panalangin ang ating Boss Goryeo na yung mga naninira ay pabayaan na lang natin, sabi niya. Patayin na lang natin sa pamamagitan ng ating mga ngiti. Iyon ang kanyang pinapaabot at huwag na natin silang alalahanin. Pabayaan na natin sila. Iyon ang sabi ni Boss Goryeo. Kaya pakinggan natin ang mga kaganapan sa mansyo. Pasok! Niyan sa ano yan? Pinas ay may nakainan pala sila ni Lawlaw. Hello. May ano daw? May ganun? Nakainan? Nakaraan? Anong nakainan? May ganun na? May kinainan sila. Nagkainan. Ha? Nakaraan? Hello. Again. Hindi wala ba sa'yo? Nasaan yun? Ano ba yan? Bakit? May nakaraan sila. Gago talaga si Jokla. At sila martiritira dahil nakakahatak ng super chat. Gago talaga. Halatang halata na yan. O Kuya Morris na talagang inggit lang ang namumutawi niya sa hayop na yan, di ba? Napamura tuloy ako. Talagang inggit na inggit sa akin yan. Una yeah. Ha. Bigyan ko kayo ng mga pointers bakit inggit na inggit sa akin yan. Unang-una, siya dapat ang nandito sa pwesto ko. Ayun. Yan ang unang kinaingitan niyan. Pangalawa, mas maganda lalaki ako sa kanya. Yo. Pangalawa, mayroon akong girlfriend na maganda. Yo. Aha. Nakakalam siya. May boyfriend siya. May boyfriend siya na hindi ko alam kung sino, di ba? So, yan ang mga kinaiingitan sa akin yan. Kasi ramdam mo ang tao pag ingit na ingit sa'yo eh. Ikaw ang babata niya ng babanatan. Oh, di ba? Kaya gano'n. Makasabat. Alam mo yung ginagawa nila. Ano yan, nag-i-ignite sila ng gulo para kung patulan sila, ibig sabihin, ano yan eh, gagawa sila ng apoy para pagka, kumbaga, ginatungan mo, magkakaroon sila ngayon ng content. At siyempre, iblablag nila yan, banatan ng banatan. At susubaybayan ng mga FLM family supporter. Ganon po yan. Kaya
meron nga ang GC na ginawa nila at isinama lahat ang mga FLM vlogger, pero yung iba talagang nag-alisan na. Ang natitira na lang doon, ako hindi rin ako maalis eh, na nanonood lang ako, tinitingnan ko lang doon mga mura nila na hindi mo talaga makain kung mahina-hina ang sikmura mo. Lahat ng mga nandun ay nag-alisan dahil nag-i-ignite. Gusto nilang mag-ignite ng gulo para mapag-usapan at magkaroon sila ng content. Yun ang ano nila dyan. Yun ang kanilang purpose. Dahil talagang bungad pa lang nila, puro mura, wala kang maririnig na puro paninira at mura ang lagi nilang kumbaga yung pabungad sa kanilang mga messages doon. Kaya kung mahina-hina ang sikmura mo ay talagang mapapamura ka rin. Ayun, ako nga tinawag nga ako na spiritual water boy. Ayun. Talagang gusto lang nilang magkaroon ng talakayan o yung mainit na diskusyon ba para magkaroon sila ng iko-content at mapag-usapan para yung mga FLM supporter ay papanoorin din nila. Siyempre, sagutan. Buti, talagang ini-ignore lang sila dahil alam naman natin na wala na, kumbaga paninira na lang yung mga ginagawa nila na tayong mga solid FLM defender at mga supporter ay kung isinasa puso natin ang pagsuporta sa ating pandemic hero ay hindi talaga tayo matitibag. Yun po ang katotohanan dyan. Kumbaga, kung nasa puso natin na siya talaga ay isang pandemic hero at naniniwala tayo na wala siyang kasalanan, na puro paninira lamang, yun po. Tingnan mo naman ang mga nakasubaybay sa kanya. At dito nga, yung kanyang best man na binati ni Idol, pero dun sa umpisa pa kasi ito eh. Itong vlog natin na umpisan na sa gitna, kaya kung gusto nyong panoorin ay punta nyo na lang sa kanyang YouTube channel ni Idol. Ayan, tatlo yan. Mahanapin nyo na lang yan sa tatlo na yan. Hindi ko na pansin kung anong channel ito. Ayan, FLM Mayaman Challenge 2.0 yata ito. Ayan mga guys, kaya yung mga ginagawa ng mga 14 Judas ay gusto nilang magpa-ignite ng apoy para meron silang ma-vlog at mapag-usapan. Kaya pagka nag-retaliate tayo, ayan, manonood ang mga supporter dahil banatan ng banatan. Pero ipinamukha ng ating pandemic hero na hindi tayo magre-retaliate. Pabayaan natin sila dahil nga, biro mo, yung napanood ko yung live ni Madam Victoria kagabi na umakyat nga si God is my shield. Pati si God is my shield ay tinira na nila dahil ayaw daw nila nang may nagdarasal sa mansyon. Iyon ay kung ikaw talaga ay may masama na hangarin ay talagang ayaw mo yung ginagawa ni God is my shield. Yun po. Kaya nalaman natin na talagang meron silang agenda dahil dati pa ay nagre-record na sila. Doon natin nalaman at nalaman na natin na talaga sila ay mga Judas. Iyon. Kaya pasok Lemor. At tinitira nga ngayon si Lemor. Dahil kung tutuusin, ay sabi nga ni Lemor, ay wala naman siyang ginawa sa kanila. Bagkus ay inggit lang sila kay Lemor. Dahil si Lemor ay nasa FLM family na,
sumasahod ng 50 mil buwan-buwan. Pera pa sa mga super chat dahil sa kanya napunta ang mga super chatters ni Makmak Jablo. At yung mga dating nagsusuper chat sa mga Judas ay nabaling kay Lemor. Iyon, kaya doon, lalo silang nainggit ngayon. Kaya, pasok, Lemor. On. Kasi in the first place, wala akong ginagawang ano dyan, wala akong ginagawang masama dyan sa tao na yan. Ni banggitin ang pangalan niya, hindi ko binabanggit. Kasi nga, ayoko ng pag-usapan pa yan. Yon. Pero ako ang pinipilit niyan dinadarag. Anong ibig sabihin nun? Yon, gusto kang i-ignite. Kumukuha siya ng attention para yon, sa akin. Tama. Para makonsing ko siya. Tayo. Gumukuha tayo ng attention. Sino in-scam ko? Sino in-scam ko? Si Yama, si Eliza. Ano daw tayo, mambubudol daw tayo, parang ocean. Sino binudol ko? Nga, wala akong binubudol. Nag-ano sila ng... Baka sila, baka sa sarili apoy. Nila, ramdam nila sa sarili nila yon na mayroon silang binudol, kaya ibinabato nila sa akin. Correct. Oh. Diba? Gumagawa nga sila maraming ng apoy ano, para mapag-usapan. Maraming point, bakit gigil na gigil sa... Kasi kung wala kang gigil, wala kang, wala, hindi ka naingit sa isang tao, huwag mo pansinin. Oh. Ipat pansin ang pansin sa akin yan eh. Gwapong-gwapo, kumbaga. Oh, di ba? Yan ang katotohanan dyan. Baka crush ka niya. Oh. Crush ka niya, Lemor. Eh, bakit sila, Jake? Hindi naman ako ginaganon. Eh, bakit yung ibang naan? Hindi naman ako tinitira na ganun. Yung mga may inggit sa akin na dapat ay nasa pwesto ko, yun ang gigil na gigil. Gusto yun. Nilang akong tanggalin dito. Oo, gusto nila. Nagkamali lang sila. Nakala nila kasi na pag nag-ano sila kay boss na alis kami, bipigilan sila ni boss. Eh, oh, di lumayas kayo, di ba? Ginanon sila. Oh, ano ngayon? Nagkamali. Pero ang totoo, papahabol effect yung mga yan. Nako! Sos! Di ba? Maintindihan. Wala na mo mapapala sa akin. Baba-baba na subscriber ko. Mario Joseph. Bakit di kayo mag-concentrate sa ibang content? Di ba? Ang baba nga ng views ko nung binanatan ako, 2,000. Eh, isang live ko lang, umaabot na 4,000. Di gigil na gigil. This program is brought to you by Mami Teresa Maria Super Sticker. Thank you so much. Naiingit sila dahil sa mga palipad. Tayo, yun ang tama. Correct. Diba? Magpalipad din kasi. Malamang, Ma'am Daisy. Malamang. Shout out, Mami Merly. Good evening po sa inyo dyan. Ay, good morning sa inyo dyan sa US. Oo, crush ako niyan. Kaya ako laging binibira. Diba? Paulit-ulit eh. Akala mo ako i-criminal na nakagawa ng masamang nakaraan? Nako po. Eh kahit maghalong katon tayo, wala akong record eh. Eh ikaw kaya, may record ka ba o wala? Meron daw eh. Yan ang sinasabi ko, kahit sa barangay wala akong record. Eh ikaw, ano ka? Ay nako. Basta ako, hindi ko kayo papansin. Okay na yan, napag-usapan lang dito, okay. Lilipas din yan. Diba? Sabi ni Ma'am Ensha Elizabeth, sana hindi i-content at yuyurakan si Siraan si Idol FLM. Visit yung hype na low-low. Eh, talagang ganun po ang mga naturalesa niya mga yan. Wala silang ibang gagawin kundi sirain. Diba? Wala silang ibang naiisip yan. Oo. This program is brought to you by Ma'am DZ FFC Israel Super Sticker. Thank you so much. Eh, paano kung hindi sasabihin na inggit sa akin? The way ng pagsapasalamat ko palang sa super chat, ginagaya nila. Pag ginaya mo isang tao, ibig sabihin na iinggit ka. Yo. Gusto mong tapatan. Ginagaya mo eh. Yo. Diba? Yan lang unang-una. Lahat ng gumagaya sa akin yan, the way ng big kasing ko ang super chat, inggit ang namumutawi dyan sa mga yan. Yung iba, yung maayos, eh yung pang sarcastic ang datingan, inggit yan. Bakit hindi kayo mag-create na sarili niyong identity? Huwag kayo manggaya. Okay, oh. Kasi wala talaga. Mm-hmm. Ang dami na nilang pinutak, walang nag-super shot. Ayun lang, yun ang nakakaawa.
Di ba? Sabi ni Ma'am Divine, take it as a compliment. Opo. Sana, opo naman ma'am. Kaso nga lang yung iba, sarcastic kasi ang dating ng panggagayan nila. Kaya, hindi ko alam kung yun ay talagang the way na nila mapatawa yung mga audience nila, which is okay lang. Pero kung yung gagamitin nila to criticize me, eh, so be it. Di ba? Wala silang originality. Yes, ma'am. Wala silang originality. Maghalong katang kami ng kaso. Baka sila meron. Ako wala. Kahit saan kami umabot. Sabi ko sa'yo, wala pa tayong kaso eh. Magkakaroon pa lang eh. Eh, yung magkakaroon, future yon, di ba? Pero yung background mo, ay, wala. Ako wala akong kaso, kahit isa. Yes. Nandadamay lang yung mga legit na may kaso. Oh my God. Yes, ma'am Plastika. Mm-mm. Totoo yan. Sabi ni Daddy Apple G, inggit sila kasi hindi nila kaya magbasa ng super chat in 20 minutes. Eh kung may palipad po Daddy G na ganun karami, baka pipilitin nilang kayanin yun. Correct. Alas 12 na ba? Ang aga mag-alang ng ano mo. Mami, that Victor, was real epic vlog. Ito si, Mari, alam mo ba istorya ni that was real epic vlog? Bakit? Paano siya? Turn down yung bahay niya. Ah? Turn down oh. What? Tinake down? Tinake down. Nino? Sinong mga vlogger? Ni La Jojo. Ay talaga? Grabe. Oo, kaya antindi ng galit niya ni, ano, ni Utol. Hindi, baka lahat. Baka lahat gagawa nila ng ganyan. Ako, mag-ano na kayo. Sila ano kaya? Sila Icor. Yung mga... Ay, hindi. Sino tinatang? Copyright strike. Copyright strike. Ayan, ah, in-strike. Mga ano yan? Mga FLM defender. Ay, mga vlogger. Oo, ako nga. Ang dami kong copyright strike eh. From ano eh. Hindi, sa kanya kasi talagang, di ba, 3 strike, di ba? So, na 3 strike siya. Oh, Sibak. Sibak yung channel ni That Was Real Epic. Oh. I don't know kung nasa 80,000 subscriber na yata siya. Uy, grabe. This program is brought to you by Mami Australianang Mangyan. Super chat, here's the message. Sour graping, simple as that. Poor bashers. Nagpapakamatay sa inggit. Bash pa more, sabi ni Mami Australianang Mangyan sa kanya. Super chat, thank you so much. And also brought to you by Mami Linlin Belgium. Happy birthday sa aming sister, Leti, sabi ni Mami Linlin sa kanyang super chat. Thank you so much. Happy birthday, Mami Leti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sabi ni Ma'am Mary Cathy, bakit hindi kayo nagte-takedown sa kanila? Kasi po, ayaw ni boss eh. Hindi po natin gawain yung mga gawain. Ayaw ni boss. Ang daming pagkakataon na pwede silang mawalan lahat ng bahay pero hindi ginawa ng mansion yun. Takot sila sa sarili nilang multo. Sinabi ni Laulaw na susunugin daw niya uli yung bahay ni Icor. Napanood ko yan kay Borogers kanina. Bakit? Bakit ano? Bakit mahilig kayo man sunog ng bahay? Kapal lang mukha, di ba? The more sobrang ingit lang talaga sa'yo ni Joke lang ilong kasi yung ilong niya namamagang kamatis yung sa'yo cute lang. Yan. Mm-hmm. Marami siyang ano, depresyon sa buhay. Marami siyang depresyon sa buhay. Sabi ni Kuya Morris, dapat yung mga hudasers na yan, tandaan nila, ginawa nila para pagdating ng restback, maalala nila mali nila. Arsonis kasi sila. Nagsisisi na nga po sila. Sisisi na sila.
Kaya kita niyo mga ano na sila, mga desperado. Pinanindigan na lang nila yung pagiging masama. Pero kung tutusin, hindi naman sila ganyan eh. Kaso nga lang, nadyan na sila eh. Diba? Pinanindigan na lang nila. Saan tao kaya nakipaglaban sa mga ano yan? Sa mga kalaban yan, diba? Oo. Oh. Tapos yung final moment, wala. Iniwan din nila si boss. The worst thing, di ba, the worst thing is, nagpatatupa. Hindi, the worst thing kasi, yung after a year mo ipaglaban, di ba, iiwan mo, pagkatas babalahurain mo. Kaya yung UTW, hindi sila matanggap eh. Tinatawanan lang sila. O, di ba? Kasi kung talagang alam ng UTW na tama yung laro nila ngayon, papanig sa kanila yan, pero bakit hindi? Mayroon siguro mga ilan-ilan. Alam mo ba si Takeru, nag-ano pa yun, nagsasabi pa yun niya, Sek, anin ko, bigyan mo ako ng, ano, babanatan ko yan si ano, ganyan-ganyan. Sabi ko na po, sigilan mo, huwag ka nang makisaw-saw. Diba? Walang this program is brought to you by Ma'am Susan E. E. Giroux. Super sticker! Thank you so much! Kaya ano natin ang karma. Di ba? Ile, 40 na. Daddy Apo G, 40 na sa akin. Sakto na yan. Yung 14. Mga channel na para hindi nagagamit na tool para makapanira pa. Okay lang po yan, ma. Ay, ma. Kuya Morris. Masama loob nila kasi akala nila lahat ng supporters na idol sasama sa kanila. Huwag kayo panggap ng 14 Judas. Correct. Tama. Yun ang balak nila talaga. 15 na ang tuwad. Bakit sa akin 14 pa lang? Akala nila kaya makukuha nila mga supporter. Ang tinitira nila. At may, ang dami na nagme-message sa akin na di ba nag-upisa kay boss? Tigilan ko na raw yung pag-blablat. Tapos sa akin, kay Victoria, kay Alpha, tapos sa mga supporter. Alaysa. Si Tatay Dong, tapos si King Basher, tapos mga supporter na yung tinitira nila, Lucio. Di ba? Yon mga kung sino-sino na. Ma'am Fez Ibanez, shout out po sa inyo. Ang tinitira nila. Yan, kahit late, okay na po yan. Para magkaroon ng... Sabi ni Boss Goryo, si Baliko, basher yan dahil may nagbayad sa kanila. Pwede magbago yan. Pero yung 14 Judas na walang kapatawaran yan kasi kusa lang... Kasi... Isa lang ang kasi, hindi pinatawad ni Jesus. Ang hindi pinatawad ni Jesus si Judas, kunyari, si Judas Real Talk. Yun. Kasi isa lang ang hindi pinatawad kasi, ni Jesus. Yun ay si Judas Real Talk. Ayun. Isa lang ang hindi pinatawad ni Judas. Yung 14 Judas na yun. Oo nga. Ulitin ko, si Baliko ba siya yan dahil may nagbayad sa kanila. Pwede magbago yan. Pero yung 14 na Judas, walang kapatawaran yan. Kasi isa lang ang hindi pinatawad ni Jesus, yun ay si Judas. Real talk, sabi ni Boss Goryo. Yun, tama. Si Judas lang ang hindi pinatawad. Sabi ni Ma'am Chona Nicolas, may sayo na singakak tawagin pandemic sila ulaw. Kwento nila sa pagong. Magaling talaga singakak diablo na mag-invento ng kwento na wala namang wenta. Yan ang mga original na traidor at demonya na sila Baliko at Takero, sabi ni Kuya Edgardo Cruz. This program is brought to you by Ma'am Lita Sinair, FFCI UK, Super Chat. Unahin mo natin kay Ma'am Tess. This program is also brought to you by Ma'am Tess, FLM Canada 999. Sabi niya sa kanyang message, mga 999 daw ay kulto daw, lol. Tawa mo siya ako, nakakatawa, sabi ni Ma'am Tess, FLM sa kanyang Super Chat. Thank you so much. And also brought to you by Ma'am Lita Sinair, FFCI UK, Super Chat. Here's the message. Love you po, Sir FLM. Hintayin hanggang paglaya nyo, sabi ni Ma'am Lita Sinair sa kanyang
Super Chat. Thank you so much. And also brought to you by Mami Australianang Mangyan. Super Chat. Here's the message. Opportunity were given to them, but they were not contented because of greediness. It's all about money. Well, suffer the consequences of their action. Sabi ni Mami Australianang Mangyan sa kanyang Super Chat. Thank you so much. Sabi ni Kuya Papay, oh. Sabi ni Kuya Papay the Sailor Man, dami pa rin pasaway, sige pa rin ang punta sa mga Judas para manood. Di ba nila alam na nakakatulong sila sa viewership at watch hours nila? For heaven's sake, stop going to their YT channel. Sabi ni Kuya Papay the Sailor Man sa kanyang mensahe. Ayan. Sabi ni Mamonor Ray, inubos nilang i-take down lahat ng FLM vloggers. Sana gumawa sila ng step para mahinto na yan. Sabi ni Ma'am Sharing is caring. Sa lahat ng naging vloggers, si Ngak-Ngak ang naging tanga na naging bobo pa dahil kay Lawlaw na double, triple money. Hayop na makmakudas kahit may hika na walang tigil ang paglalait ang demonyo. Walang tigil. Grabe, no? Sabi ni... Okay. Sabi ni Ma'am Virgie G, FFCA USA, Sis Edith Gargar, love you too. Says, walang iwanan. Sabi ni Ma'am Rosana, mabog, si Lawlaw lang kasi ang yumaman sa panahon ng pandemic dahil binudol niya si Idol FLM. Ayan. This program, again, is brought to you by Ma'am Lita Siner, FFCA UK, super sticker. Thank you so much. Makasabi ka, ha? Na ano kami, sino? Ha? Bubudol kami. Na nangyayari kami. Kaya po, yung si Bakla. Sabi ng Evelyn Sintay, mabuti nga sa kanila, inggit pa more, walang viewers, walang super chat, walang income, iyakan ng mga basher. This program is brought to you by Ma'am Venus Buenavista. Super sticker. Thank you so much. Thank you. Hindi ka lang nabigyan ng telephone. Grabe ka. Sabi ka, Dondon. Si Jokla, inang kinalat ng kaalaman, puro utot ang laman ng ulo. Nag-astang abogado daw eh. Practitioner daw siya pag-abogado. Kaingit na ingit yan kay Limore. Ayan, si Mami Tess, pre. This program is brought to you by Ma'am Tess, FLM Canada 999. Super Chat. Here's the message. Si Kajojo de Guzman, nagpuskul, tarupam, nagiimat nga, idumudum, ikala, agbabain, ibagam, kitin nga, kulto kami, di kaayo, tikulto, torpekata, dilam. Sabi ni Ma'am Tess, FLM Canada 999, sa kanyang Super Chat. Thank you so much. This program is also brought to you by Kuya Edgardo Cruz. We are the champion, FLM lang malakas, solid. FFCA USA, sabi ni Kuya Edgardo Cruz sa kanyang Super Chat. Thank you so much. And also brought to you by Mami Grace Chong, FFCA Hong Kong, Super Chat. Here's the message. Kahit ano pa paninira sa'yo, Idol FLM, dito lang kami, maghihintay sa'yo. Ingat ka lagi dyan. Love you, Idol FLM. Mabuhay. FFCI Worldwide, sabi ni Mami Grace Chong sa kanyang Super Chat. Thank you so much. And also brought to you by Mami Karen Whitmore from UK. Super Sticker. Thank you so much. Follow up by Ma'am Lita Siner, FFCI UK. Super Sticker. Thank you so much. Sabi ni President Biba Gonzaga, FFCI Lebanon. Chapter President 999, singak-ngak, parang kababaong lang sa kabaong galing simenteryo, sabi ni Ma'am Bibo Gonzaga. Sabi ni Ma'am Amy Sambitan, Lawlaw the executors ni FLM. Nakikita naman ang bahay niya, biglang nagbago at dumami ang property. Sino ngayon ang budol at sino na budol? Alam na this, sabi ni Ma'am Amy. Sabi ni Ma'am Gacy D, Panay, nagsama ang Tresing Udas at mga Team Burikat headed by Lawlaw. Ayan, si Lawlaw. Para si Jover Lowry. Yung aso ni Lenny. Walang yata.
Ayan si Laulaw, starring na naman sa mansion ni Idol. Naku na kanya. Dami ko na, truk. Oh, tingnan mo nga noon, no, wala namang alahas. Usay karikando. Siyempre, sabi nga niya, dati ngang naglalabada lang. Ayun, tahimik ang mansyon. Bakit sila natahimik? Forward natin. Ang mukha ni Laulaw, yung mga allergic, mag-ingat kayo, baka lagnatin kayo. Diba? In fairness naman kasi, nung time kasi na yun, okay pa naman, diba, si boss siya kasi Laulaw, diba? Mm-hmm. So, sabi pero ko nga, pero may 1-2-3 yan na. Ay, hindi ko pa alam yun. Kasi sabi ko nga, nung Francis, the Lionheart. Yun. Mukhang ito si Boss Goryo. Ah. Pero claim niya kay Boss na nagbigay daw siya pera sa'yo. Kaya binigyan siya ni Boss ng pera. No wonder, ultimo yung pambayad ng kalabasa na 100K. Inistapa niya. Ayun! Francis the Lionheart. Nagbago si Boss Goryo, naging Francis the Lionheart. Ah. Ayun naman. Nadali na naman tayo ni Lionheart. Bagong disguise. The Lionheart. Iyon. Pasok. Sinasabi niya, doon ako magstay sa Sampaloc, doon sa tindahan. Sabi ko, paano ako matutulog dito? Siyempre, magbubukas yan in the morning. Hindi ako pa pwedeng matulog ng hanggang... Diba? Kasi tindahan yun eh. Tindahan kasi yun. So, kung doon ako magstay, pag open ang tindahan, ultimano, gising ka. Tama. Correct. Diba? Labog ka. Tapos yung sofa lang ang magiging tulugan ko doon. Kaya sabi ko, hindi ako, ayoko dito. Sabi ko gano'n kasi, una ko na tindahan to. Pangit yung magkakaroon ng may matutulog ka doon, di ba? Parang, gusto naman ko lang niyang patulugin doon para may gwardya. Para may magbantay. Gagawin kang gwardya. Yun po, yun ang ano doon. Pakikinabangan ka. JGM the viewer, sir, naman dumaan ako sa wall ko si Marcos. Sabi niya, baka daw maiinggit tayo sa binili niyang V8. V8 niyang mamurahin lang naman, lipat. Bakit ako maiinggit? Bakit, anong ibig sabihin na maiinggit sa binili niyang V8? Hello? Ano ibig sabihin yan? Bakit ako, di ko bumili siya ng V8, di bumili siya, bakit kailangan ko maiinggit? Nakakasukaan na pa lang lang yun. Yung mga allergic, mag-ingat kayo, baka lagnatin kayo. Diba? In fairness naman kasi, nung time kasi na yun, okay pa naman, diba, si boss siya kasi Laulaw, diba? Mm-hmm. So, sabi pero ko nga, pero may 1-2-3 yan na. Ayan, basahin mo yan, Francis the Lionheart. Hindi ko pa alam yun. Kasi sabi ko nga, nung dumaan pa kami ng 7-Eleven, sabi niya, nakuha ka ng pagkain mo. Siyempre ako, nahihiya ako kasi, hindi ko na maugali yung dampot ka ng dampot. Sabi ko, okay na po to. Sabi ko, may pera naman ako. So tomorrow, bibili na lang ako ng pagkain ko. Okay na yung mag-spend ako ng night na mayroon lang ako kakainin, hindi ako magutom nung gabi na yun. Ganun, hindi ako demanding na, no, tapos sinasabi niya na para daw tinirit ako na parang ganyan. Hindi ko naman hinihingi yun. Kasi ang nakikinig ako kay boss. Kung ano sabihin ni boss, saan ako dadalhin? Yun ang dapat, di ba? Oo. Sabi ni Mami Francis, the Lionheart. Ngayon. So, pero kinlaim niya kay boss na nagbigay daw siya ng pera sa'yo, kaya binigyan siya ni boss ng pera. No wonder, ultimo yung pambayad ng kalabasan ng 100K, inistapa niya. Oh, di ba? Kasi inakailang beses kang tumawag sa akin si boss, niya tanong, okay ka na ba dyan? Siyempre, okay naman yung tutulugan ko. Sabi ko kay boss, okay na po ako dito. Kailangan mo ng pera. Papadala kita ng grocery niyan. Yan sinasabi ni boss sa akin. Sasabi ko,
Okay na po, boss, wag na po kasi meron naman akong budget sa sarili ko na pangkain. Parang kasing mara, syempre, kumbaga parang si boss ang nagsabi na hanapan mo ng tirahan nito si Lemore dahil kukuhanin na nga niya na as anchor sa kanyang YouTube channel. Kaya ipinagkatiwala ni boss FLM kay Lawlaw na bigyan ng matirhan si Lemore. Pero yun na nga, sabi ni Lemore na gustong patulugin lang sa tindahan, ay hindi naman pumayag si Lemore dahil pagbukas ng tindahan, kailangan gising na siya. Ay mabulabog nga, ay kung magpupuyat sa gabi na mag-hosting. Diba? Eh kung hanggang alas, binsan, naabot ng alas 3 ang kanyang live, tapos gigising ka ng alas 7, alas 6, mahirap nga. Kaya siguro, yun, para sa akin lang yun. Wala akong alam dyan. Nagko-comment lang tayo sa paliwanag ni Lemore. Kaya ito nga, sabi na nga ni Francis the Lionheart na, pero claim niya kay boss na nagbigay daw siya pera sa'yo. Ayan, ayan na naman, binigyan ko ng pera si Lemore, sabi niya. Kaya si Idol, binigyan din niya ng pera si Lawlaw. Ayun. Gumagamit ng tao at hindi naman niya ginagastusan, kagaya niyan, sabi ni Lemore na may sarili siyang pera, hindi naman siguro binigyan ni Lawlaw ng pera, kaya sinasabi niya, bumili ka ng ano mo, ng makain mo, sabi siguro binibigyan ng kaunting barya, pero sabi naman ni Lemore yata na may pera siya. No wonder, ultimo yung pambayad ng kalabasa na 100k, inistapa niya. Ayun! Pre, mararamdaman ko na para abuso naman na dadalhin pa ako ni papadalan pa ako ni boss ng grocery doon, pinatira na nga, 'di ba? Yun ang ano ko, yun ang tsaka hindi naman ako ano, hindi naman yung tipong ano ba 'yun, limang araw lang ako nandoon. 'Di ba? Limang araw lang ako kasi nahirapan nga ako sa internet dahil wala nga akong makuhang matinong connection doon. Ngayon ang malupit pa, nung nagpaalam ako sa kanya, di pinatid nga ako doon sa mga tao niya. Oh, ngayon sabi ko, sabi ko, Nay, ikaw na bahala kay boss kasi hindi ko na makontak si boss. Sabi kong ganun. Ikaw na bahala. O sige, ako na bahala. Hindi pala sinabi kay boss na umalis na ako dun. Diba? O yun lang yung experience. Limang araw lang yun. Ano ba yung limang araw? Grabe naman. Kung buong buhay ko ba, kailangan ko bang ipagpasalamat yung limang araw? Una-una, hindi naman siya ang nag-offer sa akin nun. Si boss talaga nagsabi nun. Hindi siya. Yun. O, diba? Yun ang point yun. Oh. Siyempre si boss ang boss. Eh kung direkta ba, in-approach ko ba siya ng rektahan na kailangan ko po ng bahay, pati rin. Hindi naman ganun eh. Ang story yun, si boss ang nagsabi sa akin doon sa mismo sa live ko. Yun. Oh. Ah, okay. Sa live ko yun, kasi nga nagpapaalam ako, nasabi ko baka mga 2 weeks ako hindi makapag-live kasi kailangan ko nang umalis doon sa bahay na tinitirang ko, dahil pinalayas nga ako doon and then biglang nag-message si boss na saan ka pupunta? Ganyan nga, ano ba problema mo? O di sinabi ko kay boss kung anong problema ko. Sabi niya, kontakin mo si Attorney Johnny. O kontakin mo to, si nga, yan nga yan, di ba? O hindi ko naman, wala naman akong kontak kay Attorney Johnny. So yan ang ano, yan ang kinontak ko. Una si Mariyama. Di ba? Ganun yun, yun ang istorya po noon. Unang-una, hindi ko siya in-approach na patirin niya ako sa bahay niya. Wala pong ganung istorya noon. Si boss mismo ang nagsabi. Yun, ang kwento doon. Oo. Eh, hinatid lang ako doon sa bahay na yun. Iniwan na po ako. Ganun po yun. This program is brought to you by Ma'am Normita Temple Hope. Super chat. There's the message. Lunchtime, no matter what, FLM forever. Walang iwanan, sabi ni Ma'am Normita Temple Hope sa kanya. Super chat. Thank you. Ang may personal interest lalo na kung nakakarinig ng sikat at malaki ang bulsa, madali na lang magpakabait para lang makuha niya ang kanyang gusto. Ganyan kademonyo ang pera. Diba? Sabi ni Francis de Lionheart, walang pakundangan kung lustayin ang pera ni FLM, kaya pinalaya sa ligaran dyan. Oh. Boom! Grabe, no? Yun ang sabi ni Mami Francis de Lionheart. Yun! Walang pakundangan kung lustayin ang pera ni FLM, kaya pinalaya sa Legrant yan. Yan, kasi pati nga mga gamit sa Legrant ay dinadali na. Kaya sinabihan na ni, nagsabi na si
Bernard Chong na akin ang mga yan. Hindi kay Francis yan. Kaya yon yung pinalabas na nila na hindi pala kay Francis yung Legrand eh. Kay Bernard Chong pala eh. Yun! Kasi nga, dahil porket may SPA na, si Idol sa kanya ay gusto niya siya na ang mangamkam. Yun! Eh, sabihin mo, sinabi naman ni Idol kay Bernard Chong na, sabihin mo, hindi wala, ano, sayo yan. Yun, ganun ang nangyari. Kaya, pinapalabas nila na hindi kay Idol yung Legrand. Ganun po yun. At dahil nga, yung Legrand ay sa kumpanya yun. At siya ang chairman at si Bernard Chong ang president. Sino ba ang pinaka mas mataas, chairman o yung president? Ayun! At sabi nga ni Bernard Chong, mas malaki yung nagastos ni Francis. Ayun! Pasok, Lemor! Ayun! Natahimik pa si Lemor. Parang ang hirap nun. Alam mo yun, parang ang hirap gastusin ang hindi mo pera. Ayun, tingnan pa diba? Natin kung meron pang message si Francis de Lionheart. Kung scammer ka, sarap kaya para sa kanila. Para tatapusin na natin at medyo mahaba na naman ang ating reaksyon. Guys, at maraming salamat ang po sa mga nanonood sa hindi yun makakatulog na maayos. Sabi ni Ma'am reaction Annabelle ba? Allegre. Pakiplex pa nga one time yung kamukha ni Pakiplex. Ayan. Ayan. Baluga pa siya noon. Oh, may team nga man. May team nga siya. May team talaga yung unang litrato niya doon sa. Makita niyo ba yung singit? Wala naman ako makita singit. May team yan. Pinaputi lang ng gluta yan. Bakit sinasabi may team pati singit? Wala akong makita singit yan. Ayan po. Ma'am Nora Tubago. Ano kaya gawin nating profile message niya? Dama-dami kaya maghabol sa mga nabudol niya. Sabi ni. Ay talagang gagawin ko ng muchacha si Lawlaw. Sabi naman Virgie G FFCA USA. Ito. Bakit yan? Starring na naman eh. Ito. Muna. May sinabi si Francis de Lionheart eh. Nahanap natin. Yan. Plastika. Ayan. Talaga naman. Yan si Lawlaw noon. Nung wala pang nabudol si Lawlaw. Plastika. Ayan, Francis. Romer, pag-flex nga yung tatlong pick. Ayan, pina-flex na. Ayan pala, kaya pala plinex ni Lemor. Starring Lawlaw. Pakasok ay, forward na natin yan. Ilawlaw ba yan nung araw? Diyos Mariosep, parang sumo wrestler noon at ngayon. Ah,
Ano ba yan? Kala ko ba mayaman? Bakit mukhang boksingero? Matindi, matindi. Boksingero si Laulaw. Ayan guys. Ang tagal ng forward natin. Naka center of attraction na naman si Laulaw sa mansion. Ayun. Ayun guys, hanggang dito na lang at wala na akong makita. Kala ko ba mayaman, bakit mukhang boksingero? Ayun ang sabi ni Francis the Lionheart. Hanggang sa muli, ang inyong kaibigang Roman Carreño LTV muling magbabalik.